Super Earth, natagpuan ng mga scientist. Mayroon daw itong sariling atmosphere at may ulan. Mayroon din itong karagatan, mga ilog, lawa at mga kabundukan. PSRB 1257 plus 12B. Maaari ba itong tirhan? Yan ang ating alamin. Ang planetang ito ay may layong 2,300 light years mula sa Earth. Tinawag itong PSRB 1257 plus 12B o kilala sa tawag na Super Earth. Dahil mayroon itong mga katangian na gaya ng planeta natin. Isa pang dahilan ay ang sukat nito. Ito ay tinatayang 4 times na mas malaki kumpara sa Earth. Natagpuan ito gamit ang Hubble Space Telescope. Ang telescope na ito ay nakadiskubre ng hindi bababa sa 40,000 exoplanets. At isa nga rito ang Super Earth. Kapag sinabing exoplanets ay nasa labas ito ng ating solar system. Nating special mga kapantas. Maaring gaya lang sila ng gas giant, maaari ring may singsing o wala. Pero ang isang ito ay kakaiba dahil kaya niya raw protektahan di umano ang mga tao mula sa malakas na radiation na nanggagaling sa host star nito. Kumbaga, para siyang Earth na may makapal na atmosphere at kayang-kaya niyang harangan ang mga ultraviolet rays na maaaring makasama sa atin. Ang ating atmosphere ay isa sa mga dapat nating ipasalamat sa lumikha. Dahil kaya nitong harangan ang hindi lang matinding init ng araw, kung hindi pati na rin ang matinding radiation ito na maaari nating ikamatay. Kung walang atmosphere, ito ang itsura ng mundo. Atmosphere is life, ika nga. Dahil kung wala nito, maaaring ikamatay hindi lang nating mga tao, kung hindi lahat ng nabubuhay dito sa Earth. Ang Super Earth ay gaya nating nakapwesto sa Goldilocks Zone, ang tawag sa area ng isang solar system na hindi sobrang init at hindi rin sobrang lamig. Ang mga Goldilocks Zone ay mayroong perpektong temperatura para mabuhay ang mga tao at pati na rin ang mga bagay sa planetang ito. Kaya naman kilala rin ito bilang habitable zone. Kung lalapit pa tayo ng konti sa ating araw ay magiging napakainit, kung lalayo naman tayo ay magiging napakalamig. Ito rin ang dahilan kung bakit malamig ang buwan ng Nobyembre hanggang buwan ng Pebrero. Dahil ang ating orbit ay hindi perpektong bilog. Kumbaga, sa mga panahong ito ay mas malayo tayo ng konti sa araw, kaya nakakaranas tayo ng mas malamig na panahon. Vice versa kapag summer, bahagya namang lumalapit ang ating daigdig sa araw mula sa buwan ng Abril hanggang buwan ng Hunyo. Kaya mas makakaranas tayo ng mas mainit na panahon. Bago tuluyang uminit ang ating kwentuhan mga kapantas, ay maaari bang mag-iwan ka muna ng like? Dislike naman kung hindi mo magustuhan. Maaari ring mag-iwan ng komento sa ibaba. Mabalik tayo. Ang malaking pagkakaiba ng planetang ito sa atin ay hindi gaanong kalakihan ang kanyang orbit. Kung ang Earth ay umiikot ng 365 days sa kanyang orbit, ang Super Earth naman ay mayroong 66 days lamang o 2 buwan at 1 linggo. Para makaikot ng buo sa kanyang star. Dahil nga 4 times na mas malaki ito kumpara sa atin, ay inaasahang mas makapal ang atmosphere nito. At dahil dyan, kung may makapal na atmosphere ay hindi malabo ang pagkakaroon ng ulan. Sinabi rin sa pag-aaral na ito ay napakalaki ng tsansa na mayroon itong karagatan, mga ilog, lawa at mga kabundukan gaya dito sa Earth. Kaya naman, nangangahulugan lamang ito na posible ang pagkakaroon ng buhay dito. Kung may mga dagat at ilog at kung ano-ano pa gaya ng sa atin, palagay nyo ba walang nabubuhay dito? Just comment down below mga kapantas. Ayon din sa kanilang pag-aaral, ay kapag mas malaki ang planeta ay mas malakas ang gravity. Kapag mas malakas ang gravity ay nagdudulot ito ng mas mataas na kakayahan para makabuo ng mas makapal na atmosphere. Kung baga, kapag nagbilad ka rito ay parang automatic na meron kang sunblock. Sa kasalukuyan ay wala pa tayong teknolohiya para ma-detect o makumpirmang may buhay nga sa ganito kalayong planeta. Kaya naman, ang ating mga scientists ay pinag-aaralan pang buuin ang mas high-tech na telescope upang makatuklas pa ng mga kakaibang bagay sa kalawakan at matukoy kung may nabubuhay ba sa ibang planeta.
Ang kakaiba pa sa planetang ito ay ang mga bulkan at tectonic plates nito. Sinabi ng mga scientist na mas active ang bulkan dito dahil 4 beses siyang mas malaki sa Earth. Kumbaga, dahil mas malakas ang kanyang gravitational force, ay mas nai-squeeze o mas matinding pressure ang nararanasan ng core nito. Ibig sabihin, posibleng halos araw-araw ay may pagputok ng bulkan sa planetang ito. Kaya naman, kung gusto mong tumira dito ay siguraduhin mo lamang na malayo ka sa mga aktibong bulkan. At isa pa, dahil mas malakas ang gravity dito ay tinatayang mas mabigat ka ng 30% kumpara sa bigat mo sa Earth. Kaya kung hirap kang bumangon sa umaga ay mas tatama rin kang bumangon dito dahil mas mabigat ang katawan mo. Yung tanghali mong gising ay baka hapunan na. No. Kaya huwag na, dito na lang tayo sa Earth. Yun lamang po para sa video ng ito. Muli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.